Magandang araw mga ka-AI! Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong video na kung saan ay pag-uusapan natin ang stock market again. At marahil ay tinanong mo na sa sarili mo ito, kailangan ko ba talaga matuto ng stock market? Bakit nga ba ako mag-i-invest dito? Diba? Well, bago natin simulan ng video, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-share ng video na ito para gumawa pa kami ng maraming video na kagaya nito. So, simulan na natin. So, matatandaan, sa akin nakaraang video, noong bago pa lang akong empleyado, maliit man o malaki ang kinikita ko, lagi lang itong sapat. At sa aking mga gastusin ay kadalasang mga kulang pa. Pero bago ko natutunan mag-stock market, sinubukan ko muna mag-ipon, syempre. Sa pag-iipon naman, naisip ko lang ay ilagay ang pera ko sa bangko. Maglalagay lang ako, maglalagay ng sahod. At balang araw, eh, may ipon din naman to. O tama naman, may ipon lang to. Hindi gagawin ng bangko na palaguin ang pera mo. Okay? Bakit? Tuturo ko sa iyo ang dalawang salita na makakatulong sa iyo para intindihin kung bakit hindi naman dapat naglalagay ng pera sa bangko. Okay? Ang una ay inflation. At ang pangalawa naman ay interest. Ang una ay inflation. Ito ay porsyento ng pagtaas ng halaga ng ating mga bilihin. Sa Pilipinas, nag-a-average ang inflation ng 6% kada taon. So halimbawa, ang presyo ng isang kilong karne ay 1 daang piso. Sa susunod na taon, ang halaga nito ay magiging 106 pesos na. Nani? Dahil nga sa 6% na inflation. So ang 100 pesos ko noon na kayang bumili ng isang kilong karne ng baboy ay hindi na makakabili ng 1 kilo sa susunod na taon. Ngayon, tingnan naman natin yung interest rate. So, ang interest rate ay ang porsyento ng kita ng pera na pinapahiram mo. Oo, tama. Ang interest rate is, siyempre, nagpautang ka. Diba? Nagpahiram ka ng pera. E di, dapat, yung perang pinautang mo, pinaluwal mo, eh, tumubo. Halimbawa, umutang ka ng pera sa kaibigan mo at nangako ka na babayaran mo siya ng karagdagang tubo. Na pagkasunduan nyo ay uutang ka ng 100 pesos ngayon at makalipas ng 1 taon, ay babayaran mo siya ng 120 pesos. Na-complete mo na ba? Oo, tama ka ka-AI. Ang interest rate dyan sa kaibigan mo na yan ay 20%. Okay, ngayon. Eh, so papaliwanag ko lang, no? So, ang kaibigan mo nagbigay ng pera sa'yo at nung bumalik, ay tumubo ito ng 20%. Okay? So ngayon, tingnan naman natin ang interest rate ng mga bangko kada taon. Okay? So titingnan nyo, no? Yung normal na annual interest rate, swerte ka na kung mga 0.50% ka. At yung pinamamayabang naman nila na time deposit, 1.5% per year. Okay? So, tandaan mo ha, time deposit. So, ang ginagawa ng time deposit, maglalagay ka ng fixed na pera, let's say ang minimum dyan, 1 million eh. Fixed na pera, tapos after 1 year, tutubo ito ng 1.5%. Nagsisink in na ba sa inyo? Okay? Nararamdaman nyo na ba na kapag nagpasok ka sa regular savings account at hindi mo ito ginalaw, ang kikitain mo lang is 0.5%. Kapag sa regular, kapag time deposit, 1.5%. So, paano naman ang inflation? Diba? So, inflation versus bank interest. Ang inflation rate mo is 6% kada taon. Ang interest rate mo is 1.5%. So, pag pinahawak mo ba yung pera mo sa bangko, magiging competitive ba ito? Hindi kaya makakabili ba ito ng kaparehas na dami ng kilo ng baboy?
Siguro kung 6% ang interest rate niya, so taon-taon makakabili ka pa rin ng 1 kilong karne. 'Di ba? Kasi 6% ng 6% eh. So ano? Kikita ba ang pera mo sa bangko? Malaking hindi. Dahil inflation pa lang, talo ng interest rates nila. Okay? Ngayon, base dyan sa halimbawa na yan, ipapaliwanag kong importante ang aspeto sa tamang pag-iipon. Okay? So, ang tamang pag-iipon, o tama ka, ang minimum goal mo dapat ay talunin ang inflation. At hindi mo ito magagawa sa bangko lamang. So, ibig sabihin, kung magkano ang pera mo, dapat mapalakas mo siya or mapalago mo siya para yung parehas na dami ng nabibili mo ngayong taon ay ganun din kadami ang mabibili mo sa sunod na taon. Okay? So, paano mo naman patutubuin ang pera mo? Paano matatalo ang inflation? Okay. So, may mga sample ako na paano mo magagawa. Okay, so, kung ang sahod mo sa isang taon ay ma-increase mo ng 6% by next year, congrats! Pantay kayo ng inflation. Okay? So, meaning, nag-increase ang sahod mo ng 6%. Kapantay ng inflation. Hindi lumaki ang sahod mo bagkus pumarehas lang. Kasi ang mabibili nun na karne pa lang is parehas na dami lang. Okay, kung nabibili mo ngayon taon sa gantong pera mo is 1 kilo, next year, 1 kilo pa rin. Kasi tumaas yung presyo ng bilihin, tumaas din naman ang sahod mo. Okay? Pero, sapat-sapat lang. Sunod, magtayo ka ng negosyo. Okay? Kahit single proprietary, partnership, or corporation. Malaki ang potential ng negosyo, don't get me wrong. Number one option talaga or the best option talaga is magtayo ka ng sarili mong negosyo. Pero gagawin mo lang ito kapag handang-handa ka na. Okay? Bakit? Kasi sa negosyo, time-consuming. Malaki ang capital na kakailanganin mo dyan. At malaki ang chance mong malugi kapag wala kang experience. Ngayon, time-consuming kasi ikaw ang mag-inventory, ikaw ang bibili, ikaw ang mag-monitor ng sales. Kung meron kang empleyado, titinan mo kung hindi sila nagnanakaw. So, medyo marami. Okay. Pero kung negosyong hilig mo, go ahead. Diba? Ano nang problema? Kakailanganin mo pa rin naman mag-stock market kung may negosyo ka na eh. Ganun din naman ang mangyayari. Okay? So, need ng big capital. So, inindikit ko na kailangan ng big capital dyan kasi kung ikukumpara sa stock market, kaya mo magsimula ng mas maliit na capital. Okay? Di mo rin kailangan ng what I mean is kailangan mo pa rin ng experience pero lahat naman na pag-aaralan. Okay? Sunod, is lending or pautang. Gaya ng ginawa nung kaibigan mo. So, maganda siya kasi fixed yun eh. Kung magkano yung napag-usapan nyo sa gantong oras, gantong panahon, let's say, yun nga, 1 year, 20%. So, may aasahan ka na by the end of the year, meron kang 20%. Ang problema lang dito is yung baka yung transaction mo, hindi mo kilala. Marahil kilala mo sa pangalan, pero hindi mo kilala sa pagpapautang. Baka hindi nagbabayad. O, baka may balak itakbo yung pera mo. O, ang pinaka masakit sa lahat is walang pambayad. Kasi, kung walang pambayad yan, is nangutang sa'yo, pag siningin mo yan, ikaw pang masama. Tapos kung ano-ano pang kwentong lalabas dyan. Kesyo tinubuan mo ng pagkalaki-laki. Pero kung hindi naman siya nangutang sa'yo, edi sana wala kayong problema ngayon. Diba? Tapos may mga namamatay pa dahil sa pautang, o di kaya nangutang. Diba? So, lahat naman ng negosyo may downs. May ups and downs. Pero, mamili na lang kayo. No? Ako, ayokong tahakin to. Okay? Ito ang re-recommend ako sa inyo, personally, stock market.
Bakit? Time is gold. Siya ang may pinakamagandang aspeto kapag gagamit ka ng oras. Okay? Kasi every second counts dito. Every minute, every hour, every day. So, kung maganda ang tama ang pinag-aralan mo, tama ang posisyon mo, yung oras is pabor para sa iyo. Okay? Tapos, hindi niya kailangan ng malaking kapital. Bakit? Papaliwanag ko mamaya. Bigyan ito ng example. Then, next is inflation rate. So, kayang-kaya niyang banatan yung inflation rate ng malaking margin, no? So, sabihin, lamang pa siya sa 6%. Okay? So, yes, kaya. Kayang gawin. May mga paraan tayo dyan kung paano magagawa. Okay? And then, yung pinaka-paborito ko sa lahat is yung pera mo yung nagtatrabaho para sa'yo. Nani? Hindi ikaw. Hindi yung meron kang, let's say, 500 per day. 500 ang sahod mo. Kada araw, pag di ka pumasok, wala kang sahod. So, ito, no? Kahit tulog ka, yung pera mo is nagtatrabaho para sa'yo. Okay? Pakita natin. So, ito, mga recent examples lang. Si MM. Mary Mart. So, company name is Mary Mart. Ticker symbol is MM. Noong June 15, 2020, ang price niya is 1 peso. Noong December 29, 2020, ang price niya ngayon is 8 pesos. So, kung nabili mo siya ng piso noong June 15, at naibenta mo ng December 29, which is 8 pesos. Tama, KAI, 800% ang interest rate niya. Tama ka rin, KAI. Kung meron kang kapital na 10,000 pesos, ang kinita mo sa transaksyon ng pagbili at pagbenta na yon ay 80,000 pesos or 70,000 pesos. Ang kabuuang alaga mo is 80,000 pesos. Okay? Kung kinita mo, 70, kabuuang alaga, 80. Ngayon, nagtrabaho ka ba? Hindi. Kasi bumili ka, tapos dahil time is gold sa stock market, inantay mo siyang tumubo, tapos pag na-reach na yung target mo, saka mo siya ibibenta. Okay? Another example, Dito. Ito yung Dito Telecom, ha? Ito yun. So, company name is Dito CME, and then ticker symbol is Dito. So, noong March 20, 2020, ang presyo niya is piso. Tumataginting na piso. Ang noong December 29, 2020, ang presyo niya noon is 11 pesos. Okay? So, kung nabili mo siya ng piso at nabenta mo ng 11 pesos, ang interest rate mo ngayon is 1,100%. So, mayroon kang kapital na 10,000 pesos. Okay? Ang total na revenue mo or sales mo is 110%. Ay, 10,000. Kumita ka ng 100,000. Nani? Okay, posible ba yan? Posible. Nangyari yan. Okay? So, lahat ba kumikita sa stocks? Mukhang maganda to, ah. Lahat ba kumikita sa stocks? Hindi. May mga nalulugi. Kaya nga nandito kami para hikayatin kayo na mag-invest sa stocks at para iwasan natin ang pagkalugi ng malaki. Okay? Hindi lahat dito is 100%. There's no such thing as 100% investment. Nakikita ka. Okay? So, diyan na nagtatapos mga ka-AI ang video natin para sa araw na ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit that notification bell para gumawa pa kami at updated ka sa mga video na to na nilalabas namin. So, hanggang sa muli ka-AI, maraming salamat. At tandaan, lahat ay gumagaan kapag tayo ay tagtutulungan. Paalam!